Hi, Chinkers! For today's video, maiba naman tayo. Of course, we also need to take good care of our health. Sabi nga, you are what you eat and drink. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang healthy and medicinal juice na malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Ito ang calabash or miracle fruit juice. Actually, itong calabash tree, it is quite uncommon. And it is found in parts of Africa, Central and South America, Florida, at dito rin sa Pilipinas, unti-unti na siyang nagiging common. At madali lang din itong ipropagate, so usual propagation of this is through seeds and pwede rin through stem cutting. And as you can see, binubuksan ko yung kanyang fruit, so medyo hard yung shell ng kanyang fruit, kaya kailangan natin gumamit ng serrated knife or bread knife. And ganito lang yung paraan ko ng pagbubukas nito. At ito yung pinakaloob ng ating miracle fruit. And actually malambot ito at pwedeng ukain mamaya. Yun yung gagawin nating juice later on. And take note, this fruit is not edible when eaten raw. Meaning hindi siya pwedeng kainin as is. Kinakailangan muna natin itong lutuin at extract ang juice from it para mas maging beneficial siya sa ating health. And for those who are wondering kung ano nga ba ang maitutulong nito sa ating kalusugan, actually napakadami as in it is loaded with health benefits. At nagulat din ako. Kaya ito yung list according to studies ng kanyang health benefits. And after natin kayurin or kunin lahat ng laman nito, atin naman itong lulutuin. So lulutuin natin to for 30 to 40 minutes over medium flame. At mapapansin nyo pag unti-unti na siyang nagsisimmer, nagda-darken yung color niya until maging blackish na siya later on. After 5 minutes and it's still simmering, ganito na yung itsura niya. Huwag kakalimutang haluin ito from time to time, lalo yung ilalim para maiwasan natin itong masunog. At kung napapansin nyo, hindi ako naglagay ng tubig dito dahil gusto ko maging concentrated yung ating magagawang juice. Although kung gusto nyo namang mas maraming produce na juice, pwede tayong maglagay ng pailailang tubig. And after 40 minutes, ito na siya at i-off lang natin yung flame and papalamigin. And once lumamig na, ito na siya, ready for straining. So i-strain lang natin itong mabuti until lahat ng juice niya is ma-extract. So as you can see, pinipit-pit ko siya para mawala yung juice niya from the pulp. And sa pag-store ng ating nagawang juice, ilalagay lamang natin ito sa chiller para mas magtagal itong gamitin. And finally, ito na ang ating miracle fruit juice. Gawa na din kayo! Thank you for watching! And please do subscribe my YouTube channel, Chinkalized, for more updates.